Hello guys, good morning. Welcome back to another home quarantine day. So, nagluluto na naman kami guys. Ano pa nga ba? As usual. So si Anne, nagluluto siya ng chicken. Fried chicken kasi kanina natapos chicken. Na niya yung spaghetti. So, after nakalimutan namin nakalimutan namin i-vlog kanina kasi puro kami kwento kaya yon. So, nauna ang kwento bago ang vlog. So, ang aming siguro lunch na yan, Anne. Lunch is spaghetti chicken. So, parang nasa Jollibee lang kami. Ganun. Ngayon! Kasi dapat uwi na. Oo, dapat. Ngayon ba yung uwi mo dapat, Anne? O bukas? O bukas dapat yung uwi niya, Anne. Kaso, yun nga, canceled on flights. And I'm eating this yogurt na binigay ni Anne. Yun, dito lang kami sa bahay pero baka lalabas kasi mag-grocery ulit kasi kailangan nang bumili. So, wag mambabash kasi kailangan talaga naming lumabas para sa mga needs namin dito sa bahay. And, yun nga. Oh, nahulog. Kailangan mag-vlog, guys, kasi hindi nga nakakalabas. Walang mga ano tawag nito? Travel vlog. Kaya, dito lang sa bahay ang ating video. So, tingnan ko guys kung ang pangit ng panahon pala ngayon, di ba kahapon, mainit. Ngayon, parang uulan. At ang lamig sa labas. Tulog pa si Bri, pero mamaya pa kasi yung work niya, kaya tulog is life sa kanya. Nag-vlog pala kami ni Bri kagabi. So, napilit ko siyang gumawa ng challenge, yung Habi Does My Makeup Challenge. So, guys, abangan nyo yun. Hindi ko pa siya na-edit. Ang hirap kasing i-edit, puro tawa, puro sakitan, suntukan. Kaya abangan nyo yun, guys. Sana mapilit ko pa siyang mag-vlog. Kasi marami pa akong mga naka-line up na gustong gawin sana namin kaso hindi nagagawa dahil nga lagi na nasa work siya kaya wala na rin time mag-vlog. Kaya yun. So yan guys yung fried chicken ni Anne. Fried chicken ala Anne. So anong nilagay mo sa chicken mo lang? Salt and pepper lang. Marinate mo sa salt and pepper. So, yan lang guys. Walang magic sarap kasi hindi kami gumagamit ng magic sarap. And then, ito yung kanyang pasta. So, ginamit namin is ground beef. Yung tomato paste. Tomato sauce. And then, yung cheddar. Hot dog. Pepper. So, yan. Kahapon guys, nag-aros caldo kami. Ngayon naman is pasta and chicken. Kasi kahapon, basta may dumating na pagkain. Kaya yun, ngayon namin niluto yung mga pasalubong nila. Tataba na yung si Ate D. Hindi ko nga alam, mga kauwi pa ako. Ayan guys, yung weather sa labas. Mukhang uulan siya. Madilim, makulimlim. Kahapon ang init. Yan. Tapos, i-ano lang sa flour. Walang egg. Wala ng egg, no? Flour kasi lang. Kasi pag nag-egg breadcrumbs ka, pag na lumamig na, hindi na siya crispy. Hindi na siya crispy. So, walang egg, guys. Salt and pepper lang sa lang. Salt, pepper, at i-coat lang sa safflower. Hindi kasi ni Anne magluto. HRM kasi. Sayo na. Pag HRM talagang mahilig yan magluto. Pero kung hilig mo talaga, no? Talagang kwan naman. Ayan. Yummers, guys! Itong ginagawa namin sa bahay na nakakulong, naka-quarantine. Ayan. Next naman na gagawin guys ni Anne is yung gravy ng chicken. So, we have here flour and then toyo. Yan, yung gamit niya.
Mag-ilan yun? Ito, half cup. Half cup ng flour. Then, 2 tablespoons. Oo. 2 tablespoons ng soy sauce. And then, meron siyang bay leaf dito. Pepper. Ayan. Marami kasi akong maglagay ng pepper. Pepper. So, nasa sa inyo? 1 teaspoon. 1 teaspoon ng or pepper. Half, kung hindi kayo ganun kahilis. Oo. Nasa sa inyo guys kung gano'n nyo gusto kadaming pepper. Pero kami talaga mga pepper. Tapos, yung water. Tapos yung water? 1 cup. 1 cup of water. Ayan. Ay, half lang. Half lang? Oo. Half lang kasi madami na yung 1 cup. Ayan. Yung flour na ginamit namin guys, yun yung pinang-coat ng chicken. Yun yung ginamit. Tapos isang... isang chicken cubes. Cubes. Chicken siya, no? Hindi. Ano? Beef. Beef cubes. Itisolve lang yung cubes, guys. Para saan itong bay leaf? Ipang ko na. Nilagay ko na sa... ah, pag niluluto na siya. Para lumabas yung aroma niya. So, yan. Tapos... ano pang ilalagay? Half teaspoon. Half teaspoon ng salt. Salt. Tapos, low fire siya. Alam, tatanggalin ko muna ito. May isa pang natirang chicken, guys. Chicken. Mm-mm. Yan. Slow fire lang, guys. Yung ating gravy. Tapos, ilalagay ko na dito. Okay. Napakasimple lang, guys, gawin. Simple lang. Mas magandang gumawa ng homemade na mga sauce, gravy. Tapos, dalawang ito. And then, dalawang bay leaves. Bango yung leaves, no? Ayan. So, hintayin natin, guys, hanggang lumapot. Lumapot, mag-boil. At yun na, magiging gravy na siya. Pwede ding lagyan ng mushroom. Pero kami hindi na ganyan na lang. Plain na lang siya. Titikman ni Ann. Nagpapitas ako. Hindi na po ganun malasan. Ako din. Nagdalgona kanina ulit guys. Addicted na ako sa dalgona coffee. So yun guys. Tapos na yung gravy ni Ann. Sasalin ko lang siya dito sa bowl. Yummers! Parang na ano na kami. Jollibee. Oo. Na-miss kasi namin ang Jollibee. Kaya, nag-chicken spaghetti at gravy kami, guys, today. Ang gravy, guys. Napaka-yummers. Ang sarap niya. So, ang secret pala niya is maglagay ng bay leaf para magkaroon ng aroma at, syempre, yung lasa din. So, that's it.
So guys, we're ready. Ready na kaming pumunta ng grocery ngayon. Naka-jacket lang ako is kasi medyo malamig sa labas at mukhang uulan. And of course, pag lumalabas tayo guys, huwag natin kalimutan yung ating mask. Yan. So I have here my washable na mask, yung ginawa ko na mask dun sa may isa kong vlog, diba? Nakita nyo naman kung napanood nyo siya. Ito yung isa kong ginawa na mask. So, every time nalalabas tayo guys, kailangan natin ng protection. So, we need mask para syempre iwas sa virus and of course, maintain social distancing. So, that's it guys. Punta lang kami ng grocery, siguro sa Kohl's kasi sabi ni Ann, every Wednesday daw nagsisale ang Kohl's. Kaya, yun. Tingnan ko guys kung makapag-vlog ako kasi alam nyo naman na mahirap mag-vlog sa groceries dito. So, we'll try. So, see you in a bit guys! Guys, first stop namin is dito sa bank. Mag-withdraw si Ann kasi magpapadala siya. After this, pupunta kami ng Pinoy shop. So, yun. Dadalhin ko kayo sa Pinoy shop guys kung saan. Doon bumibili si Ann ng mga gulay. And of course, yun, dun siya nagpapadala. Daan pala kami dito guys sa chemist kasi bibili si Ann ng gamot ni Kim. Tinang siya or papasok pa ba ako? Parang hindi na ata. Hindi na kasi guys, minimaintain ko yung social distancing. Parang nakakatakot talaga lumabas sa mga ganito. Ayokong lumapit sa mga tao talaga. So, ayun si Ann, nandun na siya sa loob. Ayan, sana nakikita nyo kasi bawal nga mag-vlog. So, baka masita ako. So, yun, hintayin ko na lang siya siguro dito sa labas. Nandito na kami sa Pinoy shop. Pinoy store. Andun na si Ann sa loob. Magpapadala siya ng pera niya sa mami niya. Let's go inside. So, ito guys, yung loob ng Pinoy store or Pinoy shop. Ang daming mga items, syempre, galing Pinas. So, ayan. Medyo bawal daw ng marami dito sa loob. Papakita ko lang sa inyo guys sa loob. And then, lalabas na ako. Ayan. Labas na lang ako. Sige po. Philo shop pala yung tawag guys nung shop ng Pinoy store. Philo shop. Guys, ito yung fire station nila dito sa Hurstville. Kaso walang fire truck sa loob. Siguro nag-rescue sila. So, ito siguro yung building nila guys. Yan. Walang laman yung station nila. Walang fire truck sa loob. Baka ka may responde or may accident silang pinuntahan. So, yan. Dito na kami sa loob ng Kohl's, guys. Samahan ko lang si Ann kung ano yung mga bibilihin niya. Ako siguro hindi na kasi nakapag-grocery naman ako the other day. So, nung pumasok kami guys, nilagyan kami ng hand sanitizer. Ayan pa nga yung bubbles niya. So, napakaganda naman dito guys kasi talagang very sanitized talaga yung mga gamit dito. And then, minamintay din nila yung social distancing guys.
guys, andito ako ngayon sa labas ng Kohl's. Lumalayo ko sa mga tao kasi ang daming tao. Kasi dito sa labas ng Kohl's, train station na guys. Kaya, takot-takot ako kaya andito ako sa may pinakagilan. Umiiwas ako sa mga tao. Yan. After this siguro, balik na kami ng bahay. Ewan ko lang kung kay Ann kung may bibilin pa siya dun sa Westfield. So, tingnan namin kung makakapunta pa kami ng Westfield. Ayun si Ann, nakapila. Kita niya naman guys yung distance ng mga nagbabayad. So, yan. Papakita ko sa inyo. Yan. Ayun si Ann. Yung distance talaga guys, minamaintain nila. Yung iba nga naka-gloves pa eh. Yung mga nag-grocery. Dumaan kami dito guys sa may mga fruits. At saka mga vegetables. So marami pa din sa loob. Kaso, si Ann kukuha lang siya ng nectarine. Lalaki niya na, no? Marami silang fruits dito, guys, and mga veggies. Magkakatabi lang yung stores ng seafood. Yan. And yung station ng meat. MRT station kasi dito, guys, kaya marami din mga kainan. Food court. And then, Asian shop. Yun. Kain ko na lang dito sa labas si Ann. Pakita ko sa inyo guys yung dating tinitirahan nila Brian noon nandito pa sila sa Hertzville. Ito guys, ito na building. Yan, yung cream na yan. Doon sila sa taas pero hindi ko lang sure kung saan bandang window dyan. Pero dyan sila, yan daw yung pinaka-worst na tinirhan nila guys. Kasi ang init, tapos ang daming mga surot. Kaya buti na lang nakatransfer na sila sa mas magandang place. Yun yung dun sa Alawa, yung tinitirhan namin ngayon. So buti na lang guys, kasi ang pangit daw ng experience nila dyan na bahay nila. Nag-transfer lang sila nung January, I think. Mga 4 months lang ata si Brian dyan, pero yung mga kasama niya, sinaan 2 years sila dyan. So yun, mas okay sila ngayon, mas komportable at saka mas maganda yung lugar talaga. Guys, we're home, naka-shower na ako and everything, nakakain na rin kami kasi sobrang gutom namin, as in talaga, kasi hindi pa kami nag-lunch nung lumabas kami ni Ann, mga around 11:30 kami lumabas, dumating kami ng 2:30, yan, kaya dumating nga ako, dumating kami ni Ann, nag-shower agad ako, and then after shower, kumain, yun nga, ang binili ko sa labas is etong vitamins lang ni Saki na Nature's Way, binili ko to sa chemist, at ito yung best seller nila na vitamin C ng mga kids, so binili ko na to for Zachary. And then, si Ann naman is nag-grocery siya. Bumili siya ng fruits, veggies, and chips. At yun guys, yung ating vlog for today. Yun yung ginawa namin sa araw na to, Wednesday. At si Bri umalis na. Pumunta na ng work and then balik siya mga 8 p.m. na dito sa bahay. So guys, stay safe. Stay at home, and kung may mga importante lang kayong bibilhin like meds, foods, don't forget to wear your mask, and then pagdating dito sa bahay, wash your hands at saka mag-shower agad, and of course don't forget your vitamins para pang boost ng immune system ninyo. So that's it guys, thank you for watching. I hope save lahat kayo dyan, kung saan man kayo. And don't forget na mag-pray. Pray lang tayo para matapos na tong
pandemic na to, guys. So, that's it. Sa mga hindi pa naka-subscribe, please don't forget to subscribe and click the bell button below para lagi kayo updated sa mga bago kong vlogs. So, bye everyone! God bless!